Number 10, reef manta ray. Ang reef manta ray ay ang pangalawang pinakamalaking species ng ray at ikasampo sa pinakamalaking isda na nabubuhay sa mundo ngayon. Halos karamihan ng isda na ito ay matatagpuan sa tropical at subtropical na dagat, ngunit wala sa silangang Pasipiko at kanlurang Atlantiko. Ang bigat ng isda na ito ay umaabot hanggang 1.4 tonelada at humahaba ng hanggang 5.5 metro. Number 9, Beluga Sturgeon. Ang beluga sturgeon ay nanganganib ng maubos. Sila ay nabibilang sa sturgeon family. Ang tirahan ng isda na ito ay limitado lamang sa Black, Caspian at Adriatic Seas. Ang species na ito ay ang pinagkukunan ng mamahaling delicacy na tinatawag na beluga caviar. Ang pinakamalaking kilalang specimen ng beluga sturgeon ay umaabot ng 23.6 feet ang haba at may bigat na 1,571 kilograms. Number 8, Hoodwinker Sunfish. Ang hoodwinker sunfish ay natuklasan kamakailan lamang, kaya't kaunti pa ang nalalaman tungkol sa behavior nito. Gayunpaman, itinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking species ng isda. Ang isdang ito ay matatagpuan sa mga tubig sa karagatan ng Timog Hemisphere kung saan kumukuha ito ng mga salt. Ang maximum na laki nito ay umaabot sa 2.42 meters o 7.9 talampakan. Number 7, Sharptail Mola. Ang sharptail mola ay isang species ng mola na nakatira sa tropical at temperate na karagatan sa buong mundo. Dahil ang species ay mailap sa kalikasan, ito ay bihirang makita at sa makatwid ay hindi gaanong nauunawaan. Ang isda na ito ay maaaring umabot ang haba ng halos 11 talampakan at aabot ng hanggang 2 tonelada ang timbang. Ang sharptail mola ay kumakain ng iba't ibang uri ng species kabilang ang mga annelid, sponges, isda at iba pa. Number 6, Ocean Sunfish. Ang ocean sunfish ay ang pinakamalaking nabubuhay na bony fish sa buong mundo. Ang mga adult ng species na ito ay may bigat na 2.3 tonelada at maaaring lumaki hanggang sa maximum na haba na 10.8 feet. Dahil sa kanilang natatanging hugis, maaaring makuha ng isda ang taas na katumbas ng kanilang haba. Ang mga isdang ito ay naninirahan sa tropical at temperate na karagatan sa buong mundo. Number 5, Giant Oceanic Manta Ray. Ang Giant Oceanic Manta Ray ay isang ray species na ikalima sa pinakamalaking species ng isda sa buong mundo. Sa makatwid, ito ang pinakamalaking species ng ray at maaring lumaki ng 23 talampakan at tumimbang ng humigit kumulang 3 tonelada. Ang mga species na ito ay nakatira sa tropical at subtropical na karagatan. Number 4, Tiger Shark. Ang tiger shark o ang sea tiger ay ang ika-apat na pinakamalaking species ng isda ngayon. Maaari nitong makamit ang haba na higit sa 16 feet at ang bigat na humigit kumulang 3 tonelada. Ang populasyon ng species na ito ay kalat sa tropical at temperate na karagatan at ang karamihan ay naninirahan sa paligid ng mga isla sa Central Pacific Ocean. Number 3, Great White Shark. Ang Great White Shark ay matatagpuan sa mga baybayin ng lahat ng mga karagatan kung saan ang temperatura ay umaabot ng 12 at 24 degrees Celsius.
Ang ilan sa mga specimen ng species na ito ay 20 talampakan ang haba at may bigat na halos 3.3 tonelada. Gayunpaman, ang karamihan sa mga ito ay halos 13 talampakan ang haba. Ang Great White Shark ay maaaring mabuhay ng higit sa 70 taon. Number 2, Basking Shark. Ang Basking Shark ay maaaring lumaki ng 20 hanggang 26 na talampakan at timbang na halos 19 na tonelada. Kung kaya ang species na ito ay ang pangalawang pinakamalaking natitirang mga species ng isda sa buong mundo. Ang migratory shark species na ito ay matatagpuan sa buong temperate na mga karagatan ng mundo. Tulad ng whale shark, eksklusibong kumakain ito ng mga plankton. Number 1, Whale Shark. Ang whale shark na maaaring lumaki ng hanggang 41.5 talampakan at timbang na hanggang 21.5 tonelada ang pinakamalaking species ng isda na nabubuhay ngayon. Ito rin ang pinakamalaking umiiral na hindi mammalian vertebrate species sa ating planeta. Ang whale shark ay matatagpuan sa open waters ng mga warm tropical na karagatan. Ang mga isda na ito ay maaaring mabuhay ng hanggang 70 taon.